Hello everyone, Brent Mendoza here and welcome back to my channel. For today's video guys, meron tayong 5 shades of lip treat, ayan, by Blight Cosmetics. And alam nyo man, under siya ng Caroline, diba? So ayan, first time ko lang atang mag-review ng lipstick sa aking channel. Parang first time lang ata, or parang isa-isa, pero yung full review tsaka yung may swatches, first time ko lang. So if you want to know more about these products and kung ano bang thoughts ko dito, just keep on watching. Alam nyo ba guys na super happy talaga ako kasi binigyan ako ni Miss Denise C, yung ano, Chief Sales and Marketing Officer ng Everbelena. As in, na-excite ako nung nalaman kong bibigyan niya ako nito kasi nga, gusto ko talaga yung mga nude or matte lipsticks kasi hindi man ako nakakapag-lipstick ng mga red, ano pa ba, yung mga loud color kasi syempre MLB billing type ko. Kung mag-red man ako, lip tint lang. Pero guys, hindi pa rin binigay sa akin ito, syempre pupuriin ko siya ng bonggang-bongga. Syempre, gusto ko maging honest sa inyo. Kung maganda yung product, sasabihin ko sa inyo. Kung may nakita kong hindi okay sa product, syempre sasabihin ko sa inyo guys, diba? Pero yun nga guys, itong lipsticks na ito from Blight Cosmetics, yung kay Andrea Belliantes. Alam nyo ba guys, nagandang-ganda talaga ako sa packaging nila. Yan o, look, andito yung shade name, tapos yung ingredients nila, tapos yung logo, and then syempre nakalagay dito After Party Collection, tsaka yung shelf life. Alam nyo ba guys, ang shelf life nito ay 36 months, so tagal-tagal nyo siyang magagamit. Kung tipid kayo guys ha, kung hindi nyo siya masyadong ginagamit or hindi ka nag-lipstick masyado, 36 months siya pwede magamit after opening. And then, ang gusto ko pa rito, cruelty-free, paraben-free, and vegan. And tingnan nyo naman guys, very cute ng packaging, yet sophisticated ang dating. Hindi siya mukhang mumurahin, pero guys, yung presyo nito, 195 pesos lang, as in grabe. Tagal na ng expiration, tapos kung on the budget kayo, para sa inyo to. Then syempre guys, yung kanyang lipstick, ayan, normal lang naman. So ayan, okay na okay din to para sa mga teenagers. So guys, what are the claims of these lipsticks? So ayan, ang sabi dito sa aking na-research. Wow, na-research talaga. Rich with vitamin E. So may vitamin E ito, for sure, parang siyang butter kapag nilagay mo, which is true nga, buttery smooth and pigmented, lightweight and non-drying, and then versatile shades that flatter all skin types. Ayan. So kung super maputla ka to very deep yung skin to, as in babagay daw sa inyo ito. And then, sabi rito, perfect for everyday and smells like vanilla. Alam nyo ba guys, nung inamoy ko siya, as in grabe, amoy vanilla talaga siya. Tapos, may konting pagka-clay yung amoy. Alam nyo yung clay dough, tapos haluan mo siya ng vanilla, ganun yung amoy niya. Pero for me guys, parang typical na amoy ng lipstick, yun na amoy ko, na nilagyan na ng vanilla scent. Okay guys, pumunta naman tayo sa shades, and they have 5 lovely shades. Meron silang oatmeal, warm peach nude, pudding, caramel nude, cheesecake, burnt peach nude, banoffee, terracotta nude, and tiramisu brick brown nude. And pansin ko dito guys, they are leading towards to warm tones. And alam nyo guys, it reminds me of KKW nude lipstick. Parang ganun na ganun yung itsura ng mga nude lipstick ni Kim Kardashian eh. Sana ito na yung parang dupe nun kasi ang mahal-mahal ng isa nun. Parang 1.8 ata kapag dito mo binili. Pero ito guys, 195 pesos lang, diba?
guys, nakita niya man ang aking mga lip swatches. And ito, suot-suot ko yung pudding. Favorite ko sa collection kasi ito yung MLBB for me. And alam nyo, hindi ako sanay talaga gumamit ng mga warm tones kasi nga, madilaw yung ngipin ko. So, lalong didilaw yung ngipin ko. Pero, ayan naman, medyo na-neutralize nung shade pudding kasi itong shade pudding na ito ay neutral for me. Ah. Balance lang siya guys ng pink and warm tone. So, okay siya for me. So, yun guys, depende talaga sa ngipin nyo. Kung as in, maganda yung ngipin nyo, white talaga. Hindi naman white na white, parang mas like nung konti kasi sa ngipin ko, ayan, madilaw siya dahil ang hilig ko mag-coffee, kaya ako ina-acidic. So, ayan, coffee and tea, pinagsasabay ko yun, guys. So, ayan, hindi talaga okay sa mga warmer shades. Pero ito, guys, okay naman na siya sa akin. Pero, favorite ko lang talaga is yung pudding kasi siya yung nag-neutralize ng aking yellowness, ng aking teeth. Pero, guys, huwag kayong mag-alala kung parehas tayo ng teeth, madilaw, kasi lagi naman tayo naka-face mask ngayon, kaya itatry natin siya with face mask. So, tingnan natin kung transfer-proof ba siya or hindi. So, ayan. Tandaan guys ha, always wear face mask. I-fold nyo muna sa gitna para pantay. Ayan. Guys, tandaan, bago kayo mag-face mask or maglagay ng face mask, patuloy nyo muna yung lipstick nyo para hindi talaga siya mag-dikit. Well, common sense guys, kapag basa yung lipstick nyo and then naglagay kayo ng face mask, as in talaga magkakaroon siya ng mga smudge or transfer. Pero, i-wait nyo muna ng konti kasi mabilis lang naman siya matuyo guys eh. So, ayan. Charan, wala. Ay, meron pala. Pero as in, konting-konti. Ito lang, oh. Hopefully, makita nyo, guys. Nandito lang siya. Ayan. Isang straight lang siya. Ayan. So, very konting-konti lang talaga. As in, hindi pa nga halata, eh. Basta, patuyuin nyo muna yung lipstick sa lips nyo. And mabilis lang naman siya matuyo eh. Hindi talaga siya didikit guys. For the application naman guys, yung feeling very buttery, as in pigmented na siya. Isang swipe ko lang pigmented na. And then, grabe guys, very soft sa lips. Alam nyo, bago ko mag-film, nag-picture muna ako for thumbnail. As in, nakailang swipe ako. Kasi gusto ko makuha talaga yung color. Hindi siya mabigat guys, hindi siya drying. As in, feeling ko wala nga akong suot eh. Ayan, no? As in, yung feeling ko guys, ha, wala akong suot. Kahit nakailang swipe ako dito, ganyan, ganyan, ganyan. As in, wala. Grabe. Ang ganda pa sa lips, guys. Hindi rin siya, guys, masakit or nagnanaknak sa lips. Kasi minatry ako mga matte lipsticks. As in, grabe, nagnanaknak siya. Ang sakit. Kunyari, kapag natuyo na siya, as in, nagbibitak yung lips mo. Ang sakit, no? Na-experience na ba yun, guys? As in, parang pag sobrang dry ng lips mo guys, pag salita mo, as in parang bumuka yung lips mo, parang dugo, ang sakit na. Pero ito guys, wala. As in grabe, ang ganda. Okay, final verdict guys, i-recommend ko to sa lahat. So all ages, lalaki, babae, bakla, tomboy, putiki, baboy, as in ma-recommend ko sa inyo to. Especially guys, kung gustong-gusto nyo yung mga warm tones. Ayan. Siyempre, kung gusto nyo ng matte lipstick. Kasi alam ko naman, yung iba sa atin gusto ng mga glossy. Ako, may times na gusto ko glossy yung aking lips. May times naman gusto ko matte. Pero kung as in fan kayo ng matte, tapos non-drying, tapos mabilis mag-set, and weightless, para sa inyo ito talaga guys. So, and guys, if you are on a budget, para talaga sa inyo itong product na ito. Ang gusto ko lang sabihin sa Blight Cosmetics na sana dagdagan nyo siya ng shades. As in, grabe, ang ganda. Sana neutral to pink shades naman kasi marami talaga, bibili talaga sa inyo. As in, grabe, murang-mura na. Ang ganda-ganda pa sa lips. And then, swear guys, maarte ako sa lips. Aside from my kilay, aside from my complexion, pero hindi ako na gano'n ngayon na nag-foundation. Ayan. Maarte ako sa lips. Gusto ko presentable yung aking lips. Kasi syempre, minsan na lang natin makita yung lips natin dahil sa face mask. As in, every night, lagi ako naglalagay ng mga bombs
or kung ano-ano mga nourishment sa lip. Pero yun guys, yun ang gusto kong sabihin sa inyo, ma-recommend ko talaga to sa inyo. Guys, don't forget to comment down below or tag me sa Instagram kung nabutol ko kayo, ayan. Ang favorite ko talaga guys ay pudding, so itry nyo yun. Pero kung hindi bagay sa inyo or hindi nyo trip, marami pang shades like itong oatmeal, cheesecake, banoffee, and tiramisu. And for sure guys, hindi ko masusot tong tiramisu kasi very, ano siya sa akin, very dark. Ibibigay ko na siya sa mother ko. So there you have it guys. I hope nagustuhan nyo aking review at lip swatches. And sana mabudlo kayo kasi murang-mura lang naman ito. And I hope guys, huwag nyo talagang skip yung ads para marami tayong products mabili at ma-review. And then, ayun. Sana maging safe tayo kung meron ng vaccine sa inyo, magpa-vaccine na kayo, and then magpray tayo every day, okay? So, see you later, see you next time, bye-bye!